Hello, good morning. So, good afternoon pala hapon na. So, meron naman tayong i-repair. Dell laptop. Ang sabi ng customer sa akin, palagi daw nagre-reset. So, ang model niya, ito. Spyron 14. Yan. Spyron 14. So, i-check ko kung anong problema niya. Sabi kasi ng customer ay palagi daw nagre-reset. Lagi siya nagre-reset. Yan. Tapos means hindi ito mabuhay. Napunta sa CMOS. So, power on natin. Yan. So, nagbibiling kang screen. Pag ganyan, possible yan na nagbibiling kang screen, may grounded yan. So, ganyan. Yan. Nakalagay ay no boot device found. So, check natin kung bakit siya nag-ganon. Control-Alt-Delete. Yan, check natin sa F2. Hit natin yung F2 para pumunta siya sa BIOS. So, check natin kung bakit. Hindi nagana ang keyboard, oh. So, hindi nagana. Hindi siya nagana. So, detected naman yung hard disk. Pag ganyan, tas minsan biglang nawala ang hard disk. Halimbawa lang, ganun din yung nawala yung HDD niya na to. HDD. Pag wala yan, tapos wala din itong SATA ODD. Pag ganyan, minsan ang problema sa keyboard pa rin. Minsan grounded. Subukan nyo tanggalin ang keyboard. So, ngayon, detected naman siya. So, check natin ang kanyang boot device. So, check natin. Nakaligas siya. So, hindi lang nagana ang ating keyboard. So, sira siya. Possible yung grounded. So, nakuha ako ng keyboard. Natasaksakan ang keyboard. Subukan natin ang ibang keyboard. Ayan. So, baguhin natin ang ito. Kailangan siya ay naka-UEFI. Kasi kung Windows 10 o kaya Windows 8, kailangan naka-UEFI yan. Ayan. So, pwede natin enable yung secure boot. Ayan. Enable natin. Yes. Yan. Tapos, kailangan naka-boot manager. Ibig sabihin, may Windows boot manager. Ibig sabihin, ang OS nito ay Windows 8 or Windows 10. So, save na natin. Yan. Save and exit. Enter. Then, yes. Naka-highlight yung yes. Enter. Yan. Para pumasok siya sa OS. Baka yan lang yung problema. Check rin natin kung papasok sa OS. Ayan. Pag ganyan, nag-boot na siya na ganyan, ibig sabihin, dinedetect niya na yung kanya mga peripherals device. Kaya ng keyboard, HDD, ODD, yan. Sa na yan sa OS na yan. Nagdedetect na siya. So, hintayin na lang natin. So, may problema yung keyboard niya, no? Na-detect ko siya. Ito, wala itong to. Tapos, yung ibang key siguro may problema. Yun yung possible issue niya kung bakit siya hindi nagbo-boot. O kaya, hindi siya nag... Minsan, palagi siya nagre-reset. Kasi, pag yun, halimbawa, may shorted talaga yung keyboard. Kalimitan ganun, eh. Ayan, nag-boot na siya. So, yun lang po yung issue. Yun sa kanyang, nagre-reset yung kanyang BIOS. Ayan. Hindi rin nga tanaga ng inter. Gumagana naman pala. Yung the rest na lang, ito lang talaga, hindi itong the rest na keyboard. So, yun lang yung issue. Pinulong customer natin. Yun lang.
ang problema niya. So, pag ganito, kailangan, kagaya niya may problema yung keyboard, kailangan na yan palitan. Basta yung mga Dell na yan. Kasi nagde-detect yan eh. Nag-auto-detection yan. Minsan mag-i-scan yan para sa kanyang hardware. Pag sira ang hard disk, sira keyboard, kaya sira DVD, nag-i-scan yan. So, nade-detect yan ang chipset ng kanyang Dell, ng Dell na to. So, yan, okay na po. Nagawa ko na yung issue niya. So, lobat na siya, oh. May signal na. Kailangan ng i-charge. Saksak natin kung magbabago. Ayan, magcha-charge naman pala. So, okay siya. So, hanggang dito na lang ang aking video. Sana kahit paano ay may nakatulong sa inyo. Paano baguhin sa settings. Sa BIOS settings, yung kanyang boot device. So, salamat sa inyong panonood. Bye-bye!